susunod. Ang bansang Japan ay nagdibilaf ng sopistikadong FX-6 generation fighter jet na nagkakahalaga ng 5 trillion yen o katumbas ng $48 billion para sa taong 2030. Ito ay kahalili ng kanilang lumang F-2 strike fighter. Layunin ng bansang ito na maging advance at mananatiling malakas kaysa kanilang kakumpetensyang bansa na may mga magagandang teknolohiya sa larangan ng aerial assets, dahil kung ang usapin ay patungkol sa technologically advanced at innovative na bansa, ang Japan ay tahimik at walang gaanong aktibidad sa pagdevelop ng mga bagong fighter aircraft sa loob ng 4 na dekada, sa kadahilan ng ang bansang ito ay naging mas interesado sa pagtulong teknikal para sa bansang Estados Unidos at United Kingdom. Pero bago po tayo magpatuloy, mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button para maging updated po kayo sa aking susunod na mga uploads. Maraming salamat po. Ang Godzilla FX Jet Fighter ng Japan. Kung maaalala natin, mga boss, ang bansang Japan ay aktibo noong sumiklab ang pangalawang digmaang pangdaigdig. Sila ay naging marahas sa mga panahong iyon, ngunit sila ay pinagbabawalan na gumamit ng anumang military activities kung may mga nakaalitang nasyon o pamahalaan. Mula noon, ang bansang imperialismo ay piniling maging tahimik sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap nito. Ayon sa ulat ng Nikkei Asia noong November 2020, ang Ministry of Defense ng Japan ay nagsasabi na posibleng magkakaroon ng maliit na kontribusyon ang Lockheed Martin at Boeing ng Estados Unidos. Kalakip pa riyan ang Britain's Bae System sa pangunguna ng Mitsubishi Heavy Industries sa pagbuo ng Godzilla FX Jet Fighter. Ito ay may 3 area system capabilities katulad ng radar and missiles, high stealth and athletic ability, at efficient development technology. Kalakip pa riyan ang International R&D Program na gumagawa para may interoperability functions kasama ng mga allied forces. Ayon sa teorya ng may akda, ang Godzilla FX 6th generation fighter jet ng Japan ay posibleng magkakaroon ng sharing of data sa mga friendly US aircraft tulad ng F-22 Raptors at F-35 para sa joint operations streamlined. Samantala, hindi pa natin alam, mga boss, kung ano ang kawangis ng fighter jet aircraft na ito. Ngunit may mga kuro-kuro na ito'y maging kapareho at malaki ng bahagya sa F-22 Raptors ng Estados Unidos. Pero ang isa sa mga sigurado dito, mga boss, ang Godzilla FX jet fighter ng Japan ay ekwipado ng electronically activated control surface nang sa gayoy ma-maintain ang pagiging low radar profile sa kalaban. Ito ay may remote control capabilities, may VR-style helmet mounted display, isang radar na maaaring dumoble ang microwave weapons para gisahin ang mga missiles attack o air intakes ng kalaban, at mababawasan ang radar cross-section and heat signature. Ito ay may heat shields at integrated banded structure na gawa sa mga composite materials na nakakatulong upang maging magaan ang aircraft at maging flexible sa operasyon ng Japan Air Self-Defense Force. Pagdating sa main engine ng Godzilla Jet Fighter, ito ay pinaandar ng makinang XF9-1 low-bypass turbofan engine na pinoproduce ng IHI Corporation. Ang makinang ito ay gawa sa mga exotic materials na makakatulong na mapababa ang timbang nito habang sabay-sabay na pinataas ang heat tolerance ng makina hanggang sa 3,272 degrees Fahrenheit o katumbas ng 1,800 degrees Celsius. Ayon sa ulat, ito ay may kakayahang mag-pump out ang humigit kumulang na 16.5 tons ng thrust gamit ang afterburner. Ngunit sa kasamaang palad, mga boss, ang J-10 at J-20 jet fighter ng China ay may kapariha ng mga ganitong kakayahan.
Maliban sa Mitsubishi Heavy Industries at Lockheed Martin, ang kumpanyang Toshiba at Fujitsu ay may partisipasyon sa proyektong ito. Sila ang mangunguna sa pagbuo ng gallium nitride o active electronically scanning array radar system ng FX jet fighter. Ito'y may twin engine na magkakaroon ng integrated fire control para sa fighter system na magbibigay daan sa mga Japanese at posibleng sa US fighters na pagsamasamahin ang kanilang sensors at kakayahan sa pag-target ng mga missiles. Malamang ay magagawang kontrolin ng Gajela FX ang hanggang tatlong drone-like tulad ng Loyal Wingman Aircraft o Combat Support Unmanned Aircraft. Sa kabilang banda mga boss, marahil ang kumpanyang Lockheed Martin ng Estados Unidos ay magbibigay ng technical na suporta sa Mitsubishi sa pagbuo ng airframe ng Gajela FX para maging isang stealthy aircraft ang disenyo ng airframe at maging ang radar absorbent materials na gagamitin. Malamang ito'y magkakaroon rin ng kapasidad na hindi bababa ng 6 internally stowed weapons at hindi limitado sa air-to-air missiles at anti-ship missiles. Ayon sa Defense Minister of Japan na si Taro Kono, na ang Gajela FX ay dapat magdala ng maraming air-to-air missiles kaysa sa kaya ng F-35 stealth fighter ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Jens News, sinasabi ng tagapagsalita ng Defense Ministry of Japan na ang kanilang mga sundalo ay kinikilala ang kahalagahan ng isang malalim na pag-unawa tungkol sa digital engineering at nagsusumikap na pagsamahin ang mga kakayahan na may layuning maging pinakamahusay at may superior na kagamitang pangdigma. Sa madaling salita mga boss, ang Japanese government ay gumawa ng advance at multi-role stealth jet na kombinasyon sa pinakamalakas na stealth jet fighter sa mundo. Ito ay ang airframe ng F-22 Raptors at sensors and electronics at F-35 ng Estados Unidos na lumilitaw na napakalaking hamon sa bansang Japan. Ang ambisyon at plano ng Japanese government para makompleto ang isang prototype na Gajela FX jet fighter ay sa taong 2024 at masusubukan ang pinakaunang flight sa taong 2028. Kung magiging positibo ang proyekto, ito ay magkakaroon ng series production sa taong 2031 at opisyal na papasok sa serbisyong military ng Japan sa taong 2035. Kung ang Japan ay magkakaroon sa hinaharap ng mas malakas na advanced stealth aircraft dahil sa sharing of data ng F-22 Raptors at F-35, mahihirapan ang J-20 ng China at Sukhoi Su-57 ng Russia dahil sa pinagsamasamang mga developer ng mga makabagong teknolohiya para sa iisang proyektong Gajela FX jet fighter. Ngunit hindi natin masisiguro mga boss ang kakayahan ng dalawang bansa dahil ang China ay may malawak na kakayahan sa larangan ng hacking at reverse engineering habang ang Russia ay may malawak na karanasan sa pakikipagdigma. Sana'y nagustuhan niyo ang paksang ito mga boss. Maaari po kayong maghayag ng mga interesadong mga topics sa comment section para gawa natin ng content. Huwag po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking channel na Loka Story. Hanggang sa muli, maraming salamat po.